sisih. Wih, ayo gue bikin. We are now in the Hisi going to pick up some meatballs. Wait, I was in the one and I'm now in parking. Okay, bye bye. See you. Kaya na ano ako, napunta ako ng pic sa kaka-vlog. So ayan mga kalabs ang ating outfit today. We are cook. Six hours later. Malutan. Oh, semuka na kun sa otit na ito by Han Ayon. Now, we have Korean makera si pa. Now, it's now ka lampang ka pa. By Miga. Eh, kung tata na, on... Eh, go next week. Orakas. Ah, Orakas, yeah. Eh, entes na, now kay ti Orakas. Eh, mati ya. On. Thank you. Yes. Mak, taba. Yeah, you can just fry this. Fry, yes. With oil, pepper, salt. If you want to put to freezer, you slice and then you you boil a bit. I don't know how to cook. So you slice it and boil. Yeah. Yeah. Which freezer? You don't have freezer? So it's all full, full of mushrooms already. Yeah, one, two, and three, and one small one. All full. My God, there are mushrooms. No. Gracias a Dios. No more. Why? This is my hobby. I'm happy to go to hoard mushrooms. Is that your hobby? Yeah, no place to put. My God, too much. Too much. This. Spaghetti. My God. He want me. Look, he go walk to find this. Ah, mustator. Mustator is here. Cantarella. Mina in Kauhesti. I over next week, no? Cantarella, come here. Yeah, soppiloita. So soup or spaghetti today, but I make spaghetti. You are still going to eat for dinner tonight? Yeah. They wait for me all the time. That's right. Hey, 20 minutes. When we try to make something, it tastes. It tastes. Be careful. It tastes good. It tastes good. So this is. Yes. Oh, let him. Let him alone. I'm in my friend's place. A very dirty place. No. Yes. My God. Too much. Everywhere. Ang dami mga kalabs. So I'm lucky again. Wow. Look, this will be my blessings. Oh my God. Mushrooms. Oh my God. So thank you so much. So I will go home to sleep. Enjoy your mushroom. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. See you tomorrow. Look how big we get. So I'm gonna put all of this here. So it's cold. So it will stay. Oh no, sir. Really a lot. Blessings are coming all the time.
There's Alat Hungry. And then there's this kind, Urakas. This is another kind of mushrooms. These is very good mushrooms. So we are going to, because we like to eat mushrooms, so I'm going to do something with this tomorrow. And then I will put in the freezer, of course, a lot of them. But here in Helsinki, there are no much. This is like 3 hours drive to their summer cottage to pick up these mushrooms. Thank you, Lord. And it fits. Yeah. So tomorrow I have to do this. See? Mushrooms. Hello mga kalabs, kalabs labs, ayan, ay, wala hindi nakita yung ulo ko. So ayan mga kalabs, ipapakita ko lang pala sa inyo, yung friend ko, the other night, binigyan niya ako ng ganito o, yung mushrooms. Tapos, nanguha siya ulit, sabi niya, bigyan daw niya ako ulit, grabe, kasi nakita niya, ayan mga kalabs. Grabe talaga, super, super talaga ang lucky. Ayan mo, ang lucky talaga. So, super talaga. She is very, very kind. Ayan mga kalabs. Ang dami-dami nito. Paano na lang. Punong-puno na ako ng mushrooms. Ayan mga kalabs. Super talaga. Ang bait talaga niya. Sabi niya, kunin mo Miriam. Sabi niya, ganun. Kulig ko siya. As in Thailander siya. I know her for almost 2 years. Ah, more than 2 years na po kaming magkaibigan. Ayan po mga kalabs, ang dami talaga. So, bukod pa dito, ngayong binigay niya the other day, dinalhan pa niya ako ulit ng iba. Sus Maria, sabi niya, kunin mo kasi wala na siyang malagyan sa sobrang dami. Sobrang dami. Ayan mga kalabs, oh, diba? Grabe, ang lalaki pa. So, ito yung napakasarap na mushrooms. Wala ito dito sa lugar namin. Doon ito sa malayo. Malayo yung mga 3 hours yung ano niya. Ayan mga kalabs. Oh, tingnan niyo. Ayan, oh, grabe. Ang gaganda pa ng ano. Oo. Wala man lang siyang mga yung ano ba, yung tawag nito, mga worms. Wala siyang worms. Kaya ayan mga kalabs. Gusto ko lang ipapakita sa inyo dahil ang tuwang-tuwa ko talaga. Sabi ko, kasi wish ko talaga mag-mushroom. Kaso lang wala talaga akong time mga kalabs. Alam nyo na yun. So, sabi ko, Lord, sana naman may makita ako. Naglakad ako minsan ba sa ano? Sa forest. Wala talaga ito. Ito talaga wala. Hindi ko nakikita. Tapos, wala din itong binibinta. Kasi wala nga ito dito sa Helsinki Park. Doon ito sa malayo. Tingnan nyo mga kalabs, oh. Grabe talaga. So, ayan. Mag-enjoy kayo. Manood ng aking mga mushrooms. May maliliit, may malalaki. Ayan. So, ayan po ang ating ano. Oo, sabi ko, sana ano, may makita man lang ako kahit ilang piraso at mailagay ko sa freezer. Talagang ang grasya, dumating lang talaga ang grasya, hindi mo kailangan mag-dumpsters kasi dumarating lang ang grasya. Basta manalangin lang tayo at trust lang sa Lord, darating sa pintuan mo ang iyong mga grasya. Magiging ano ka lang, matulungin ka lang, tutulong ka sa puso mo, hindi ka tutulong na pakita mong tutulong ka tapos ano, hindi pala totoo. Ayan, kaya, ayan, at saka, huwag na huwag kayong magpagamit ng tao, kasi, saka nakaranasan, pag nagamit ka na, aapakan ka na parang tae na lang, yan. So, mag-ingat kayo sa mga taong gumagamit, gamitin ka lang, napakabait, kala mo, santos ka, pag kinailangan ka, pag hindi ka nakailangan, wala ka ng value. Hindi ka na maalala sa mga tao. Yan.
So yan ang totoo at siguro naman marami kayong mga alam sa mga ganitong mga ano. Kaya ipagpapanginoon na lang natin ang lahat sa mga ano at ang ating talagang yung kung talagang naniniwala ka sa Panginoon at tingnan mo naman, nalagay pa niya yung ano niya, headphone niya dito. Kabuang. Maghahanap yun siya mamaya. Dadalhin ko kasi pareha kaming may pasok kami mamaya. Pareha kaming may pasok. Ang ano namin, pasok namin mamaya is ano, yung pareha ang ano namin shift. Tapos baka dadaanan ko na lang siya para hindi na siya mag-car. So, ayan mga kalabs. Diba? So, ang ginawa ko, dinalhan ko siya ng wine bottle, dalawang wine bottle, kasi grabe ito, kung ikaw mag-pick up nito, ilang oras ka sa forest, and then, hindi lang basta-basta ang iyong, ano, kailangan mo ng panahon, yan, kaya, wawa naman yung ano niya. May nahanap akong ano, yung headphone niya. Kaya hindi madali ang mag-pick up ng mushrooms mga kalabs. Ayan, so ito na po ang aking ano ko ito. Kasi para makita nyo ba mga kalabs, ipapakita ko talaga. Sobrang dami. So paano, may time kaya ako nitong gawin lahat. So itry ko na magawa ko ito lahat. Para ano, grabe talaga kadami. Talagang nilagay niya lahat. Sabi niya, kunin mo kasi hindi daw niya magawa. At nakita kasi niyang love, mahilig talaga ako sa mushrooms. Noon pa naman mga kalabs, nung bata pa ako, nangunguha kami ng mushrooms. Yung kapatid kong lalaki noon, sinasama ako para manguha ng mushrooms. Ayan. Kaya ayan mga kalabs, ang ating ano, ang ating gracia. So, ang blessings, si Lord marunong talaga. Siyang gumawa ng paraan kung saan at saan manggaling ang blessings. Diba mga kalab, sa kamay ng maganda. Ayan, ito talagang napakalaki. Grabe as in. So, ayan po mga kalabs, ang aking, ano, magpicture lang ako dito kasi super nice. Diba? Super nice ang view ng ating mushrooms. Yan. So, thank you so much mga kalabs. Gagawin natin. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya gawin at paano ko siya i-preserve. So, see you later. So, ayan po mga kalabs, hihiwain na po natin siya at yung maliliit na ganyan kasi pwede mo itong adubuhin, pwede mo isahog sa kung saan-saan. Itong mushrooms na ito, hindi siya kailangang anuhin kasi napakalinis niya. Tanggalan mo lang siya ng something sa side, yung mga ano. Tapos, ibuwil mo siya, yun. Matatanggal doon sa ano yung kung ano dapat matanggal. So ayan po mga kalab, ganyan ang gagawin ko. Ay naku, nalalaway na ako. Yan, pwede mo siyang adubuhin ito. Parang ang alam mo ang lasa nito is like parang karne siya pag inadubo mo siya. Talagang ano, pwede mo siyang isahog sa pansit, whatever mga kalab. So, napakasarap talaga nito as in na mushrooms. Kaya, super blessed na talaga ako. Wala na talaga akong paano ako magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga blessings na binigay sa akin dahil super dami na talaga mga kalabs.
hindi kami sa mga pagkain, kaya kahit wala kaming pagkain, pag ilagay ko ito sa freezer, mayroon kaming makukuhang pagkain sa freezer. Yan. So ayan mga kalab, yung mga medyo mayroong itim-itim, tatanggalin ko lang siya. Ayan. At saka yung mga medyo may mga defect, yung tatanggal. Tapos ito dito, tanggalan ko lang dito ng kunti. Napakaano talaga niya, mataba ito talagang mushrooms. Yan. So, ang ano talaga nito, at saka healthy na healthy ito. Kaya, yun, ang ano, wala talaga siyang, as in, wala siyang kabuha-buhangin. Kaya, safety din siyang kainin. Ayan. So, ayan, hihiwa-hiwain ko lang siya mga kalabs. So, di ba mga kalabs, ang yun na sinabi ko na ang ano talaga, ang grasya, pag talagang dumating sa iyo, dumarating sa iyo. Kaya, huwag talaga kayong magsawang manalangin, huwag kayong magsawang mag-ask kay Papa God ng tulong, dahil nandyan lang yan siya palagi. Naririnig niya yung ating prayers. Yan. So, meron ditong dinaanan ng ano. Ang ano ba, alam nyo ba mga kalabs, na ang mushroom pag kinain ng uod is very eatable ang mushrooms. Yun ang palatandaan ng mushrooms na pwede mong kainin, basta lalo na pag yung kinakain ng uod, yung mushrooms na kinakain ng uod, meron na siyang kinainan. So tanggalin ko po. Ayan. So, hindi ko po isasali yung mayroong kinainan ng uod. Ayan. Makikita mo naman yun. Kasi pag slice mo, doon mo naman makita. Kaya tanggalin mo lang siya mga kalabs. Kasi malaki talaga itong mushrooms na ito. Ayan, di ba? Makita mo. Malinis siya. So, yun lang po mga kalabs. Ang ating ano ay ako'y talagang magpapasalamat. Kasi, syempre, wala din ako talagang, sa totoo lang, ang time ko eh, limited talaga. Tapos, syempre, mag-i-edit pa ng video, magbi-video pa, para lang tayong mayroong ma-upload. At kung mayroong tayong makikita sa YouTube is, parang maitulong naman natin. Kaya, ayan, yung timbulig namin po ay mag-aano na rin kami, mag-uumpisa na rin kami. Kaya, yun, tatanggalin ko po siya. Ayan, kasi meron siyang uod. Ayan. Kaya, yun lang naman ang ano dito sa mushrooms, dahil matrabaho siya, kasi kailangan mo naman siyang tingnan mabuti na wala talaga siyang ano, di ba? Yan o. So, makikita mo, puting-puti siya. Wala siyang uod or something. Kaya, kailangan mo talaga siyang tingnan ng mabuti. So, ayan po mga kalabs. Hindi ko alam kung lahat ba mahilig sa mushrooms. Pero ako talaga super as in talaga ako sa mushrooms. Kahit basta iba-ibahin lang ang luto. Kahapon, nag-adubo ako. Dinalhan ko yung kaibigan ko rin ng adubong mushrooms. Kaya sabi ko, kung may time ako ngayon, mag-adobo din ako ulit at magdadala ako para doon sa isa ko na namang colleague. Yan. Kasi natanggap mo ito as a blessings, magbigay ka rin, share your blessings, di ba ko? Kaya lulutuin ko ito, i-share ko rin sa mga iba kong colleague. Yan. Kasi yung nagbigay sa akin nito, sabi ko, dalhan kita ng niluto nito. No, punong-puno na raw lahat ng mga freezer nila, wala na raw siyang malagyan. So, sabi niya, pag mayroon daw siya ulit na makuha, bibigyan daw niya ako ulit. Sabi ko, baka ako na naman ang walang malagyan. Ayan, so. Kaya, anuhin ko lang ito. Ang ating, ano. Kaya, ang mangyari dito mga kalabs is, ilagay ko ito sa freezer. Then, kung kailan man gusto namin kumain ng halimbawa, risotto, rice with mushrooms, yung ganun, kukunin ko lang ito siya sa freezer. Yan, sa freezer. Tapos,
Pero bago mo kasi mailagay ito sa freezer is pakuluan mo muna siya, parang hindi siya masira. Pero may nagsabi sa akin pwede daw i-dry, pero palagay ko hindi. Tsaka pwede daw i-dry, pero pag i-dry mo kasi ang mushrooms, mga kalabs, is pag naano na, pag yung pag gusto mo na siyang kainin is yung amoy niya ay very strong, 'di ba? So ayan. So ayan mga kalabs, i-continue ko ang pag-slice ko. Balik na lang ako mamaya pag nilaga ko na ito mga kalabs, 'di ba? So mag-ingat kayo palagi, at saka itong pandemic na ito, pray lang natin na matapos na talaga itong pandemic na ito, kasi dami talagang nagsasuffer. So, ayan po mga kalabs. Thank you so much sa pagsubaybay. At see you later sa paglaga ko nito. So, ito po mga kalabs. Dinry ko lang po siya ng kunti dito. Kasi gagawa po ako ng risotto. Ayan. Para lang siya madry ng kunti. Ayan. Niluto ko lang siya ng kunti. Iniwa ko siya ng maliliit. So, gagawa ako ng risotto, Italian style of risotto. So, mushrooms with rice. Ayan. So, yan po mga kalabs, papakita ko sa inyo. Ayan, na-dry na siya. Then, ngayon gagawa po tayo ng onions at saka ilagay natin sa butter. So, papakita ko sa inyo. So, ayan po. Naglagay po ako ng butter. And then, sibuyas po natin. Ayan. So, ganito ako gumagawa ng ng risotto. Italian style of risotto. So, ayan, sibuyas natin. Lutuin lang natin kunti yung sibuyas. So, ayan po yung ating sibuyas. Tapos, ilalagay na po natin ang ating mushroom. Ayan. Ulit lang. Para makita nyo kaya ganyan ang hawak ko ng ating pan. So, butter at saka onion. Din ilalagay po natin ang ating dry na, yung dinry ko pong mushroom. Ayan. So, ayan po. So, lulutuin lang po natin siya with ano po, low heat. Ayan. So, butter at saka ano yan siya. Mushrooms. Then, doon, may kumukulo na po doon na tubig. Kunin lang natin ang ating mga abubot dito. Kumukulo tayong tubig, tapos magpakulo din tayo ng iba. Para din yan sa ating risotto. So, ito pong kumukulo na po dito, dito ko po ilalagay yung ating sliced mushrooms. Ito na po yung na-slice ko, mga kalabs. So, ayan, idadrop ko lang siya dito sa, kumukulo na tubig. Ayan. Kasi, para mailagay natin siya sa freezer later. Pag ano na siya, pag hindi, ilalagay natin sa plastic, din sa freezer. So, ayan po. So, isang part ito, itong portion na ito, isang part, tapos mag-slice ko pa yung iba. Ayan po. So, diba mga kalabs? Ayan, so. So, ayan po yung ating na-slice na ano. Tapos, ito yung risotto natin. So, ayan. So, lagyan lang natin siya dito. Yung para sa rice risotto, lagyan lang natin yung pakuluan nating tubig ng vegetables cubes. Ayan. Saka ito. Ayan. So, diba mga kalabs, diba maganda siya tingnan? Sabi na asawa ko, gusto lang talaga niyan tumikim dito sa mushrooms na ito. Kaya yan.
So ito po yung ating rice risotto yan. So buksan po natin. At hindi ko na siya i-measure. Lagay na lang ako ng something. Tingnan natin kung ito ang malagay natin. Kunti lang kasi yung iba, babaunin siguro ni Hubby bukas. Ayan. So, ayan, di ba mga kalabs? So, very healthy po ito. Lagyan po natin ulit ng butter. Ayan. So, dahan-dahan lang ito siyang maluto. Habang namang naghihintay tayo dito, na maluto-luto siya konti, imimix natin yung ating mushroom. So, nag-yellow na siya. So, maya-maya pwede na natin siyang tanggalin dito. So, ayan mga kalab, hintayin lang natin na medyo maluto-luto yung rice. At ito naman dito is, ayan, pwede na siyang tanggalin kasi ma-blanch mo lang siya saglit. Ayan, so ilagay natin siya sa lagayan din. So, puno kami ng mushrooms now. So, ito patayan muna natin kasi na-blanch ko na ito. Ayan. So, ito na yung ilalagay natin sa freezer later. So, ayan mga kalab, sana nagustuhan nyo itong aking kunting aral ng mga buhay-buhay namin dito sa Finland, na hindi naman ibig sabihin nandito kami sa Finland eh hindi na kami gumagawa ng kung ano-ano or nagpipick up ng ano, bawasan. Ayan. So, kaso lang ako talaga nagpunta akong forest, wala talaga akong nakuha. Kaya buti na lang may friend ako na napakabait sa akin. At ayun, sabi niya, siya daw mag-pick up daw siya at bigyan daw niya ako. Super naman. Kala ko bigyan niya ako ng mga isang kilo, isang kainan. Yung pala, isang taon. Isang taong grasya, mga kalabs. Yan. Isang one year na blessing. Isang taong grasya, mga kalabs, ang dumating sa amin. Kasi talagang aabot pa yan ng ano, dahil i-plastic-plastic ko yan, i-portion-portion ko yan, kaya abot talaga yan ng matagal. So, super lucky talaga ako. So, this is it po mga kalabs. At ngayon ay lalagyan po natin siya ng pinakuluan mo siyang tubig. Yung tumukulo na tubig na nilagyan po siya ng vegetable cubes. Yan. Yan po ang i-add natin dito sa ating rice. So, ayan po. Iba-iba naman kasi ang klase ng risotto. Ito yung risotto ng Italian way. So, lalagyan ko siya ng yung cubes. Ayan po. So, ayan po itsura niya. Yan po ang ilalagay ko. Madali lang talaga ito. Ayan. So, ngayon tatakpan po natin siya mga kalabs. So, ayan na po. Tatakpan na po natin siya. Kita ko pala. Ano? Sa pressure cooker, 10 minutes lang siya. So, ayan. So, i-volume natin. 10 minutes lang siya. Tapos, luto na mga kalabs. So, ayan. Pagtaas po nitong pula dito, yun. Yun na yung ano. Maluluto na yan siya. So, ayan mga kalabs. So, tsadam! Ayan na po mga kalabs yung ating risotto. Ready na po. So, papakita ko po sa inyo. Ay, sorry. Ayan. Ayan na po yung ating risotto with mushrooms. Ayan na po siya mga kalab. So, kung makita nyo po, ayan po ang ating risotto with mushrooms. So, ayan mga kalab. Iba yung mushrooms.
So yan po ang ating ulam ngayon. So hello mga ka-loves. Ayan, dito po ako sa bahay ngayon at mamaya pa ang pasok ko, panggabi po ako. Kaya andito na, mamahinga muna ako at saka nagbabasa ng mga ano. Pero mga ka-loves, kung hindi ko nasagot yung mga comments nyo, itong mga latest video ko, mga upload ko, is binabasa ko ang mga comments nyo. Kaya parang ano na rin yun, yung shoutout ninyo ay yung dala sa mga comments nyo. Kaya 19 hours ago, mayroong nagpa-shoutout sa akin. So ito ang nakita ko ngayon, si Gina Sobrimisana. Pa-shoutout mo naman ako, lagi ako nanonood sa vlog ng vlog mo. Dito kami nakastay sa Manila pero taga Mindanao ako at asawa ko taga Cebu. Sana ma-shoutout mo ako. God bless. Bless always. Stay safe. So Gina Sobrimisana, shoutout sa inyo at sa buong family. Bisaya pala dai, so magkasinabot dai tanan ni dai. So shoutout sa iyo at saka shoutout na rin sa lahat ng mga mababait at mga solid supporters ko. So itong mga vlog today na mayroon akong vlog kung paano ako nakarating ng Finland in English. So kung may comments doon, doon ko kayo sina shoutout for the next ano, kaya maano yung mas maganda yung babasahin ko yung mga comments niyo, di ba mga ka-love? So thank you so much and God bless you all. Huwag kalimutan manalangin at i-end ko na ang ating vlog today. Di ba mayroon akong eyeglass ngayon dahil mayroon kasi ako nag-aaral din kasi ako, katatapos ko lang nagbasa, so yung mata ko ay medyo pagod. So ayan mga ka-loves, thank you so much and see you in my next vlog. Bye.